Let's say, gusto nyo mag-put up ng business, pwede namin kayo maturuan, okay, matulungan. Diba? Kasi ang sasabi nga namin, kung mag-put up kayo ng business, kailangan meron kayong tamang knowledge. Hindi lang based on experience. Tama ka, tama. Kaya nga nag-aaral tayo eh, di ba? Kaya tayo nag-aaral para magamit natin yung tamang proseso. Yeah. Istorya ng mga tagumpay, kwento ng buhay na binago, tatalakayin natin dito. Lahat yan masaya, matutong hayan sa Agri-Akutya. Malalaman namin ni Doc Sosi na wala palang nasasayang sa pagkatay ng baka. Lahat ng bahagi ng baka pwedeng pagkakitaan. Yung mga balat niyan, nagpa-process din ba kayo ng mga balat? Yung tanning dito? Meron kaming pinaprocess. Okay. Yung katulad ng sa rabbit, pag kinatay ang kinukuha namin yung balat, mamaya makikita niyo si Ed. Tuturo sa inyo yung tamang pagpa-process. Okay. Kasi yun nga sinasabi namin, sa pagkakatay ng hayop, kailangan ma-utilize mo lahat. Hindi lang karne. Hindi tapon. Hanggat lahat ng pakikinabangan, pwede mong pakinabangan. Okay. Katulad yan, di ba, yung baka, pag tinanggalan mo ng balat, hindi siya pang balbakwa. Pag pinrases mo yan, ginawa mo siyang balat, at binenta mo, may value yan. Yun. Pag ginawa mo pa siyang handbag o sapatos, iba na naman ang kanya, added value. Oo. Yes, very good. Naging Hermes yan. Uy! Okay, mas mahal pa sa baka yan. Tama diba? Ka, Doc. Tama ka, Doc. Tama tapos ka. Yung balahibo niyan, katulad nung balahibo sa tenga, tsaka yung balahibo sa buntot niyan, pwede mong gawin siya ng brush. Kaya lang, brush, ha? Oh, artist brush. Hindi yung brush sa pintura, talagang yun sa... Sa baboy, pwede. Yung sa baboy. Sa pampintura. Pero this one, yung sa tao. Sa tao, pwede mong gawin sa mukha. Galing, yan. Ha? Ngayon, wala nalaman yan, ha? Kaya lang, sabi nga, kailangan may very creative ka lang. Tsaka matyaga ka. Matyaga ka mag-ipon. Pero pag nagawa mo siya, may value siya. May value. Diba? Hindi lang yung karne ang pinag-uusapan hindi natin. Hindi lang karne. Yes. Tsaka yung buto niyan, pwede mo siyang gawing dekorasyon. Buto? Buto. Hindi lang siya pang bulalo. Na pagkatapos natin kayo, itatapo mo na lang. Yan, pag naipon mo yung butong yan, pwede kang gumawa ng carvings. Carvings? Carvings? Oo, kain mo yung buto. Para siyang ivory. Wow! May market naman doon na Doc Jojo? Merong palagay ko may market yan eh. Yes, yes, yes. Diba? Okay. Yes, okay. Kaya lang, yun nga sasabi nga, very kailangan maganda ang imagination mo. Creative tayo. Creative as a businessman yung magagawa. Kaya sa bakang ganyan, hindi lang karne ang pinag-uusapan natin. Okay. Marami kang pakikinabangan, marami kang pwedeng pagkakitaan. Na normally, bawal ha? Bawal yung magkatay ka kung saan-saan. Dapat sa accredited slaughterhouse. Oo. Paano? Paliwanag mo kasi ngayon? Kasi ganito yan, Doc. Ang pagkakatay talaga, dapat nagaganap yan sa loob ng bahay katayan. No? Pag nagkatay ka, let's say, maghahanda ka. Diba, normally, pag naghanda ka, ikaw magkakatay. Oo. Yun, kung tutusin, hindi dapat yun. Hindi dapat. Pag nagkatay ka, ikaw lang pwedeng kumain nun. Kasi okay, ang isang problema doon, hindi siya dumaan sa tamang proseso. Ng inspeksyon. Yun ang silbi naman ng ano yun? NMIS, National Meat Inspection Service. Meat Inspection Services, okay? Kasi tinatawag nila na double dead. Kasi hindi siya dumaan sa tamang inspeksyon. Yun. Kasi yung mamimili natin na Doc, alam kong sa ibang department na yan, may nakikita ako sa palengke, ang daming parang tatak. Ano ba yun? Yun yung katibayan na tinatataka niya. Katulad dito, pakikita ko sa inyo. Pag na-inspection siya, pagdating doon, tinatakan siya. Ibig sabihin, na-inspect siya. May papeles yun? May papeles yun. Na ibig sabihin nun, fit for human consumption. Na nagdaan sa proper slaughtering. Tsaka proper inspection. Slaughterhouse. Tsaka na-inspect siya na maayos. Yes, yes. Very good, very good. So, ang mamimili, kinakailangan, huwag basta bumili ng karne, dapat hanapin yung certification. Oo, kailangan yun. Yung may tatak, ganon. Uh-huh. Kasi minsan, hindi natin maiwasan yun na pag may sakit na yung baboy, nangihinayang, nakatay, tapos pinibenta. Oo. O, yun ang iniiwasan natin. Yes, yes. Kaya yes, kailangan dumaan yan sa inspeksyon. Yes, yes. Kanina kasama ni Doc Jojo, si Doc Sosi, tama Doc? Yes. Tapos nasa slaughter kayo ngayon naman, ito quarter cut, sabi mo nga itong quarter cut na
baka. So ano po ang gagawin natin? Turuan niyo naman ako ng tamang cutting. Tapos may tama bang procedure tayo tinatawag sa mga cuttings natin? Oh, meron tayong tamang procedure na ginagawa katulad din sa pagka-cut. Kailangan maayos din yung sa slaughterhouse, kailangan maayos din yung pagkakakatay mo. So ngayon, itong bakang nakikita mo ngayon no to, naka-quarter, is naka-chill siya ng 24 hours. 24 hours. Anong doon? Bakit kailangan na 24 hours siya naka-chill? Para mas maganda yung karni niya, mas maganda ang kulay niya, no? Mas malambot yung meat niya, kaya ganun siya. Pero ito, kung patatagalin mo siya ng 3 to 4 days, mas lalong sumasarap ang lasa niya. Yun sinasabi nating aging. Ngayon, kailangan lang natin siyang cut, kaya at least 24 hours o 48, actually 48 hours siya naka-chill. Mm-hmm. So ngayon, kailangan natin agad yung difference ng 24, 48, at 72. Meron pagkakaiba yan, makikita mo rin pag nasasanin ka. So ngayon, ito ibig sabihin, naka-chill siya ng ilang oras, 48 hours, pero makikita mo yung itsura ng meat mo, maayos. Ibig sabihin niya, pagka ito merong hindi maayos ang pagkakakatay natin, magkakaroon na ng smell yan. Smell, saka tama ba ako, discoloration? Magkakaroon ng discoloration. Kaya kung ito, makikita mo siya, maayos siya. Mm-hmm. Diba? Kaya importante yung pagkakatay. Ngayon, ito yung tiyatawag na hind quarter, ito yung fore quarter. So ngayon, meron tayong ginagawang, actually meron tayong standard sa cutting. No? Ang ginagawa dyan, hinahati siya into primal cuts. Para ang purpose noon, para i-separate mo yung mga high value cuts from less value cuts. High value cuts and less. High value cuts saka less. Oh, mamaya paliwanag sa'yo, no? Tapos may mga parte na malalambot sa parting matigas. At parting malalaman doon sa parting matitigas. Kaya tayo meron tayo susunod na standard cutting scheme. Diba? Katulad na sinasabi una yung mga high value cuts. Ang high value cuts dyan, especially dito sa baka, etong part na to, tenderloin. Tenderloin. At siya din ang pinakamalambot na parte. Maraming may paborito niyan. Oo, yan. No? Kaya kailangan marunong ka lang magluto niyan. Kasi pag nasobra sa luto yan, hindi naman siya masarap. Opo. Yan. So ito yung pinaka-high value dyan. Ayan yung may litid. Yan, itong buong to. Ngayon, yung susunod dyan, dito sa 4 quarter, meron din siyang isang high value cut. Itong sinasabing rib set. Itong part na ito. Yan. Dito makukuha naman yung sinasabing rib eye. Siguro narinig mo na rib eye steak. Oo. Dito sa rib set nang gagaling yun. At mahal yun. Mahal yun, diba? Then, isa din, pag hindi naman natin tinanggal, siguro makain ka ng club steak. T-bone steak. Porterhouse. Hindi ko alam doon. Common niya sa mga sizzling. Meron niyang T-bone steak, porterhouse. No? Ang pagkakaiba niyan, dito kinukuha yon. Dito sa may tenderloin? Oo. Dito yan. Pag sinabi mong porterhouse, malaki ang tenderloin niyan. Pag nakikita mo yan, lumiliit yan, di ba? Pag lumiit na yan, yan ay sinatawag na T-bone steak. Ang T-bone steak, meron din siyang tenderloin, kaya maliit lang. Pag lumaki na ang tenderloin niyan, yan ay T-bone steak. Ah, porterhouse. Porterhouse. Ang T-bone dito sa part na to. Sa part na to. Pababa. Oh, porterhouse dito. Tapos kung meron din naman silang, narinig mo din siguro yung sabing sirloin. Itong parting yun. Pag ginawa siyang sirloin steak, meron din siyang part ng tenderloin. Yan. Ito yan. Oh, itong parting to. Okay, so ito parang nakasabi sa tatlo. Tatlong steaks yan. Tatlong steak yan. So, ibig sabihin niya, meron siyang mga kasamang tenderloin. Oh. Yan. So, yun yung high value. Yan ang isang high value. Okay. Ano no? Yung less? Ang pinaka-less value dyan, yung mga matitigas, katulad itong leeg, itong part ng brisket, tsaka itong part ng chuck. Yan yung ginagawa natin sa chuck. Pero ito, katulad nito, pag magaganda yung ano ito, itong plate na ito, yan yung ginagawang riblets, minsan pagka depende sa cut mo, nagmamahal siya. At depende sa klase ng baka mo. Katulad ng baka mo, Wagyu, high value siya. Ganon. Diba? Pero pag gaganito lang yan, less value siya. Kasi less ang laman niya eh.
Pero kung... Okay nga. Pero pag yung katulad ng Wagyu, kasama siya sa nagiging high value. Kasi malaman. Malaman siya. Tsaka masarap talaga siya. Pag, especially pag ginrill mo siya, yan, masarap siya. So, yung cutting scheme din natin, based sa pagluluto. Okay. So, ano yung luto na kailangan mo? Doon din depende yung cutting mo. Oo, cutting mo. Patunay sinabi mo na less tender. So, ibig sabihin niya, pag sinabi mo less tender cuts, katulad ng tenderloin, ang luto mo niya is mabilis ang luto. Mm-hmm. Iihaw mo siya, i-grill mo siya, o yung whatsoever na pamaraan na sandali ang luto. Kasi pag nasobra siya ng luto, hindi mo ma-enjoy yung lasa niya at yung texture ng meat. No? Pagka, ito parang nagiging goma. Hindi, nagiging dry. Nagiging dry. Oo. Ganon. Pagka yung mga matitigas na karne, kailangan pakuluan mo siya. Mm-hmm. Yung slow cooking, matagal mo lulutuin. Pressure cooking. Oo. Pero mas masarap yung slow cooking. Ito yung mga ano dati, nakakahoy. Dito siya parte yan, dito. So dito, kaya siya ang pinakamatigas, maliliit ang masa niya, marami siyang litid. Then, pero siya ang pinakamasarap na parte pag napalambot mo siya. Kasi yung litid niya, pag naging gelatinous, yan ang magbibigay lasa do sa sabaw niya o sarsa niya. Parang ano, gelatinous. Yung parang kumbaga yung mga bulalo, di ba? Masarap yung may litid, may mga ano. Kaya pag malambot siya, nagiging gelatino siya, mas masarap yung lasa ng sabat. Yung buto. Yan. So pag gaganito yan, dito sa matitigas na parte, yun ang magandang gawin. Yan. Kaya meron tayong mga sinusunod na standard cuts. Ayan nga po, nakita nyo yung iba-ibang cut ng steak. At ano po yung mga importansya ng cutting kasama si Doc Jojo. Kung gusto nyo pong matuto, punta kayo dito sa AKDC. At meron silang programa para sa butchering training, no? Na alam naman natin na in demand sa ibang bansa. Oo. Hindi, actually hindi lang yung mga in demand. Kung halimbawa gusto mong magnegosyo regarding meat shop, madagdagan yung kaalaman nila, ikaw pwede silang pumunta. Pwede ka magsimula. Oo. Tama. Kaya nga, Doc, sabayan mo kung agree ako dyan, ha? Oo. Agree ako dyan.